Last 2 years din po yun. Muntik na po ako mag-quit. And yung trainees ko po kasi nun, yung Dailan. Puro downs nga po eh, walang ups. Nung una po, yung lumapit po ako sa coach ko, naiyak po ako nun eh. Sabi ko na, mag-quit na ako coach. Grabe po yung saya and excitement. Tumaas po talaga yung balahibo ko sa katawan. Habang tinutugtog po yung national anthem ng Pilipinas, nagte-thank you po ako kay God na sobrang pasalamat po sa blessing. Ako si Carlos Edre Lulo, ang unang Pinoy Gymnastics World Champion. Nung unang araw po talaga sobrang kabado ako. Natatakot ako na baka magkamali ako, hindi ako makapasok ng finals ko. Nasa isip ko na lang po na kung paano siya i-execute na maganda. Ipakita sa buong mundo na maganda yung gymnastics ko. Nag-start ako ng 7 years old. Madami kami noon, nagtatumbling kami sa may playground po. Yung sa may tapat po ng Manila Zoo. Dinala po kami ng lolo ko sa may Rizal Memorial. Pumunta lang po kami doon para manood, pero bawal pa pong mag-tryout. Then, mga naka 4 days po kami papunta-punta doon. Every time na pupunta po kami, every day may isang nawawala na gano'n po. Kasi hindi pinayagan ng nanay, kasi yung isa may sakit, gano'n po. Kapag training, mahirap po talaga siya. Kesa sa competition. Kasi isang beses mo na siya gagawin kapag competition na po eh. Pero ayun din po yung nakaka-excite kasi. Hindi mo pa lagi siyang nagagawa. Kahit palagi mo siyang tinitraining, magkakamali ka talaga. Last 2 years din po yun. Muntik na po ako mag-quit. Yung trainees ko po kasi nun, yung Dailan. Puro downs nga po eh, walang ups. Nung una po, yung lumapit po ako sa coach ko, naiyak po ako nun. Sabi ko na, mag-quit na ako coach. Kinausap ko po yung mama ko nung pag-uwi ko po. Sinabi niya po sa akin na, susuportahan ka naman namin kahit sa anong decision mo. Sabi niya, ikaw ang bahala. Kung mag-quit ka or hindi, nakasupport kami sa'yo. Namove po ako dun kasi hindi ko man sila kasama. Nakasupport po sila sa akin. Coach ko, ang pangalan niya po ay Kogimiya Munihiro. Wala po ako ngayon dito sa harap niya kung hindi po dahil din sa kanya. Siya po yung nag-mold sa akin sa position ko po ngayon. Last 2 years yata, may nag-offer po sa akin ng mag-training daw po ako sa US. Bibigyan po nila ng scholarship. Supportahan daw po nila ako. Pero siyempre, iba po yung yung nakasama mo na po yung coach mo. Then, yung relationship niyo po. Then, yung trust po nandun po. And malaki po yung utang na loob ko sa kanya. Dahil parang siya po yung tumayong tatay sa akin doon sa Japan. Nag-aaral ako ngayon sa Teikyo University po, sa Tokyo. Akala ko hindi po ako magkakaroon ng kaibigan. Pero, first day pa lang, ang dami ko ng kaibigan. Okay naman po yung Japanese ko, pero hindi po ako fluent. Sa, bogo na naman yun. Karuro, siguro. Dayo? Kay mama and papa, maraming salamat talaga sa pagsuporta sa akin. And sa mga kapatid ko, hindi nila kami pinapabayaan. The gold medalist, the champion, Carlos Yulo, of the Philippines, he's still only a teenager. Nung nalaman ko pong pasok ako sa Olympics po, parang sumabog po yung yung puso. Dati pangarap po lang po ako sa top, then ngayon parang nahawakan ko na po. Magandang performance po talaga yung name ko. Sa lahat naman po ng competition ko, ganun po yung name ko. Pero tatry ko po na mas doubling po yung best ko.